kanya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang iyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng iyong pananalita, pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, mauunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat nang maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, maghahari sa atin, sumakay niya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awit pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat ang magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos.
Panginoon, tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginooy ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sana'y aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Parang nakakabagabag yung ating ebanghelyo na lagi nating sinasabing si Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Pero bakit po sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi niyang siya ay naparito upang magdala ng apoy at ang apoy na iyon ay kailangang nagniningas na. Siya rin ay nagdala upang ang lahat ay hindi makatanggap ng kapayapaan kundi pagbabahabahagi, division. Siya ay naparito at siya ay magdadala ng pagkakabahabahagi o pagkakawatak-watak. Atin pong tingnan sa isang maayos na pangunawa dahil ang lahat ng sumusunod kay Kristo ay hindi nauunawaan ng mundo.
ang lahat na sumusunod sa kaniyang yapak, sa kaniyang mga gawain at sa kaniyang salita ay hindi nauunawaan ng ibang hindi sumusunod sa kaparehong daan. Si Saint John of the Cross ay nagpaliwanag sa mga talatang ito. Dahil si Jesus ay bilang apoy at ang apoy na ito ay kailangang magningas sa mga taong tumatanggap ng kaparehong apoy. Ano daw po yung simbolo ng apoy? Ang simbolo ng apoy ay ang maningas na pag-ibig at awa ng Diyos. Kung papaanong ito ay nagningas kay Jesus, kailangang magningas din ang apoy na ito sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kung ano ang level ng pag-ibig at awa ni Kristo, kailangang ganun din ang kaparehong level na meron tayo nararamdaman at ginagawa natin. Si San Juan de la Cruz ay nagpakita ng paghahambing kung ano ang apoy na ito. Sa pamamagitan ng maliit na kahoy na inilagay doon sa apoy upang magliyab. Sa mga unang minuto na habang ang kahoy ay nagliliyab, ito ay pumuputok, maingay, nagkakaroon ng reaction yung kahoy. Dahil yung kahoy ay puno probably ng tubig at ng ibang elemento na pwedeng nagiging cause ng kaniyang pagputok. Pero kalaunan, parang pagkatapos ng maraming minuto, unti-unting sumasabay ang kahoy doon sa init ng apoy at sila'y nagiging isa. Nagkakaroon na sila ng parang pagsayaw sa isa't isa na habang nilalamon ng apoy ang kahoy, nagpapakain naman ang kahoy sa kapangyarihan ng apoy. Ito ay pagpapakita na tayo rin ay punong-puno ng impurities. Hindi natin masasabayan ang takbo ng apoy ng pagmamahal at awa ng Diyos kung hindi tayo sasabay sa ningas nito. Hindi pwedeng ang apoy na ating niyayakap ay maging ningas kugon lamang sa ating buhay. Upang tayo'y makasabay at tunay na magningas, kailangan nating patayin ang impurities na meron tayo. Kaya nga ang apoy ay isa sa pinakamabisang elemento na nakapaglilinis at nakapagpapanday ng pinakamamagandang gold metal sa mundo. At upang tayo'y mapanday, makita ang purity ng ating intensyon at buhay, hayaan nating matupok tayo, masunog tayo ng apoy ng pagmamahal at awa ni Kristo. Sapagkat ang taong dumadaan at dinadalisay ng apoy ay lumalabas ang katotohanan sa kaniyang buhay. Kaya kung siya ay naging maganda na at na-purify na ng apoy na ito, marami na ang hindi nakauunawa sa kanya. Marami na siyang nagiging kaaway sapagkat ang taong tunay na sumusunod sa Diyos ay nag-iiba at nagniningning dahil siya ay nalinis na ng apoy ng pagmamahal at awa ng Diyos.
Asahan natin ang pagtutol ng iba. Asahan natin ang hindi pagsang-ayon ng iba. Pero kung ikaw ay patuloy na nalilinis ng apoy ng pagmamahal at awa ng Diyos, ito rin ang iyong ibinibigay sa iba na hindi nakauunawa sa iyo. Kaya meron tayong pagpiling gagawin. Ang manatiling madumi o manatiling nililinis ng Diyos sa apoy ng kaniyang pag-ibig. At kung tayo'y nalilinis na, nahihiwalay na tayo sa kaniyang sinasabi. Makapipili na tayo ng tama at susunod ng tama ayon sa kaniyang mga salita. Mahirap pong sumunod kay Kristo. Sapagkat kung susunod ka kay Kristo, magiging kalaban mo ang mundo. Dahil ang mundo ay nasa sitwasyon ng mediocrity. Yung bang okay na, pero kay Kristo, hindi sapat ang okay na. Dapat palaging tunay na okay na. Hindi lamang ang dasal ay dasal ng paghingi, kung hindi dasal ng pakikiugnay sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Kung papaanong ipinakita ni St. John of the Cross ang pakikipag-ugnay sa Diyos, ang pakikisayaw sa apoy habang tayo'y nililinis at pinupurify nito, mararamdaman natin ang sakit ng paglilinis at pagpapanibago sa diwa at puso ng Diyos. Araw-araw tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbago ayon sa kaniyang wangis, sapagkat ang katotohanan, hindi natin mauunawaan ng Diyos kung tayo'y madumi at lugmok sa kasalanan. Ang Diyos ay naririto bilang apoy at hinahanap niya na ang apoy na iyon ay hindi mamatay sa bawat isa kung hindi dapat ito'y nagniningas kasing init ng kaniyang pagmamahal at ang kaniyang pag-unawa at awa sa lahat ng sumusunod dito. Hayaan nating matupok ang kasalanang ayaw nating iwanan. Hayaan nating masunog ang mga kasalanang ayaw pa nating bitawan, sapagkat hindi tayo magiging isang magandang ginto kung hindi tayo dadaan sa apoy ng paglilinis na ibinibigay ng Diyos sa kaniyang banal na pangungumpisal. Ibigay natin lahat sa Diyos upang tayo'y makapili kay Kristo o mabuhay sa mundo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kaniyang pangako. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang
dapat nubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yung mga namayapa, naway maging maligaya, magpakailanman sa kaharian ng Ama, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ang may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang apoy ng pag-ibig at ng awa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pampansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba at namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisak ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal na dahalin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, itarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.